Kasama natin ngayon, partner, si Nanay Flora Astillero na humihingi ng tulong para sa kanyang biyanan na si Nanay Josepina Astillero na isang 95 taong gulang na. Nanay, magandang hapon po. Kumusta po ang kalagayan ni Nanay Josepina? Sa ngayon, wala naman po siyang nararamdaman. Pero last 2 weeks po, na-hospital po siya. Sa edad ho bang 95, si Nanay nakakapagkuhan pa? Medyo malakas pa? Medyo aktibo pa ba? Malakas po siya kumain. Pero yung paglakad niya, mahina niya. Kailangan niya ng alalay. Po, Nanay, kumusta naman po yung pag-aalaga niyo sa biyanan niyo? Talagang kuhan kayo, ha? Mahal na mahal niyo yung biyanan niyo. Inalaga naman po namin siya. Kaya lang, kaming mag-asawa, pareho po kaming may sakit. Opo. Yung husband ko po is nagda-dialysis po. Maliban po ba sa inyo, mayroon pang ibang nag-aalaga kay Lola? Wala na po. Kami lang po tatlo sa bahay. Gusto sana ng asawa ko na kunin nila yan biyanan ko kasi nga nagda-dialysis na yung asawa ko at ako pa ang nag-aalaga. Ngayon, inaalagaan ko na naman ang biyanan ko. Dalawa na ang inaalagaan ko. Ano po sabi ng mga kapatid ng mister mo? Wala po silang pakialam sa nanay nila. Ang rason po nila, hindi naman daw po sila inalagaan nung maliliit. Yun nga po talaga ang rason nila. Tumawag nga po dito na kami daw po ang mag-alaga kasi yung asawa ko lang daw po ang inalagaan ng nanay nila. Wala po akong ilang trabaho. Ilang taong ka na po, Nanay? Ako po, 63 years old. Kalahin mo, senior citizen na rin. Diabetic din po ako. Yun nga po. Minsan, yung anak ko, yung nagbibigay sa amin ng tulong, pero siyempre, may pamilya na rin. Ilang taon na nga po kayo, Nay? 63 po. Napapagod din po ba kayo sa pag-aalaga? Sobrang napapagod po. Stress po talaga. Kasi, yung pagpaligo niya, dalhin mo siya, alalayan mo siya, tapos paggabi naman, mag-diaper siya. Ang nakaka-stress ko minsan, wala kaming pambili diaper. Yung partner ang nakaka-stress. Yung pag-aalaga, partner, nakakapagod. Sabi niyo nga po, minsan wala kayong panggastos, walang makain. So paano niyo po na itatawid? Itatawid ang yung pang-araw-araw. Kung ano na lang po ang meron diyan, yun na lang po ang pagtiyagaan namin. Nay, dahil po diyan bilang tulong ng programa kay Nanay Josepina at sa inyo po, tanggapin niyo po itong munding handog para sa kanyang pang-araw-araw po na pangangailangan. Ayan po, marami pong inihanda po diyan. Opo. Yung atin po. Sabi niyo, Nanay, minsan wala po kayong makain, wala kayong maibigay kay Lola. Ito po, Nanay, oh, na malengke talaga yan. Si meron pa. Mercy. Adult diaper. Yan po talaga, sir, ang ano pa yung kailangan pang namin. Nasa bag? Ano pa yun? Yan po talaga, adult diaper. Opo. Ito talaga yung kailangan po niyo. Opo. Ang mahal bagan ng diaper, madam. Okay. So yan, Nanay, po ay handog ng programang ito para kahit papano po, makagaan-gaan po. Opo, sa sitwasyon ni Nanay Josepina at sitwasyon po ninyo. Yes po, maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang Oramismo at ano ni Saldico. Maraming salamat po. Gumaan po ba, Nay, yung pakiramdam niyo? Yes po, sobrang gumaan po talaga. At saka, kasi yun po talaga ang inaasahan kong diaper talaga. Yun ang pinaka-importante kasi sa amin. Sana po sa mga makapanood nito na mga kamag-anak ninyo or mga kamag-anak ni Nanay Josepina, sana po ay mantig yung puso niyo. Oo. Nanay, ako po ay saludo po sa inyo dahil hindi niyo naman po tunay na magulang, tunay na nanay ito po. Yun si nga Nanay po, Josepina, sir. Pero naandyan po yung pagmamahal at pag-asikaso niyo. Wala na po akong magawa kasi wala naman po talaga ibang mag-alaga. Oo. Pero mahal niyo din po itong si Nanay Josepina. Siyempre, mahal ko rin kasi mahal ko ang asawa ko. Yeah. Inanay yan ang asawa ko. So, yan ako sa iyo, bilib po, Nanay. Yes. Kung hindi ko yan mahal, madam, hindi ko sana yan tinanggap dyan sa bahay. Oh. Ah, grabe ang pasasalamat ko kasi na-accommodate ako ng Ako Bicol Tabang Oramismo. Nabigay nila yung kailangan ng biyanan ko na mga diaper, yung gatas, kasi hindi namin kayang ibigay sa kanya kasi nga yung asawa ko nagda-dialysis na rin.